si Basti Duterte. O katulad din ni Basti Duterte na araw-araw nyo mang maliitin. Araw-araw nyo mang laitin. Pucha, yan ay para daw yung phoenix. Ano yung phoenix? Yung phoenix kasi, nagigisang abo. Tapos, nagigisa ulit ibon. So, ganun daw si Basti Duterte. Pakinggan natin itong matalinghagang statement ni Prof. Maluti Kia. Alam nyo, swerte talaga natin sa SMNI. Swerte natin sa SMNI. Bakit? Putangina. Noong nanonood tayo sa GMA7, TV5, ABS-CBN, ang mga resource person nila doon, ang mga ano nila doon, yung mga ini-interview nila doon sa mga shows nila, tangina, puros mga luka-luka. Sila Winnie Munsod. At kung sino-sino pa. Oh, yeah, pero nakita mo nung nagkaroon ng SMNI, na-meet natin to sila Maluti Kia, na-meet natin sila ano sila sino to yung isang ano, yung kasama namin sa Hong Kong. Si Ma'am Ana Malindog, uy. At na-meet natin lahat nitong mga tao na hindi natin nakikita before, dito lang natin nakita. Ang tatalino, ang dami pala matatalino sa Pilipinas. Pero bakit itong mga hinayupak na mainstream media ang mga laging kinukuha na i-interviewin, tatanungin tungkol sa bagay-bagay kundi si Hey Darian, si Winnie Munsod, o kaya si Annabel Rama. 'Di ba? Oh, so ito ngayong si Inday Sara, may kapatid. Kapatid si Baste. At ito si Baste, simula nung sinabi ni Inday Sara na tatakbo itong presidente sa 2028, puta wala na, kaliwat kanan na yung pagbatikos dito kay Basti Duterte. Pero alam nyo ba, na si Basti Duterte ay merong podcast, at ang makalaglag panting podcast na yan ay merong baso doon na ripside na sabi ko kailangan magkaroon ako niyan. Kaya sabi niya, oh sige, Boss Dada, padadalang kita niyan, may pangalan ni BMR. May pangalan daw natin. Oh, ayan. So, panoorin natin sasabihin ni Prof. Maluti Kia. Maraming kinikilig dahil gwapo, pero yung marinig mo siya magsalita at marinig mo yung pananalita niya, ibang-iba. Makikita mo yung tapang. So, if he rise like a phoenix, mag-ingat kayo. Grabe naman yun, yung sinabi ni, ano, ni Maluti Kia na ang pogi-pogi. Pogi ba si Basti? Paano hindi po pogi si Basti? Naka-reefside na damit. Kung hindi naman magre-reefside yan, hindi naman gwapo yan. O hindi lang ako naka-reefside ngayon. Pero kung gusto nyo umorder ng reefside, umorder na din kayo sa akin. Medyo binabanatan kayo tungkol dito sa komentaryo nyo kay Basti. Ito ba may agila, may phoenix? Diba? Ipaliwanag nyo po kasi... Hindi yata nila naiintindihan. Hindi nila naiintindihan. Kasi kung hindi mo alam ang phoenix, hindi mo talaga maiintindihan. Mm-hmm. Ang sinabi ko lamang dyan, sige, banatan nyo ng banatan si Basti. And one day he will rise like a phoenix. Mm-hmm. Anong ibig sabihin nun? Kababanat nyo... I mean, alam mo, hindi ko maintindihan dito sa administration na ito. Banat kayo ng banat sa Duterte. Ang Duterte, lalo na yung tatay, Teflon. Mm-hmm. Pangalawa, hindi gumagastos ng PR. So, correct. Free ride lahat ito. Mm-hmm. Paulit-ulit kayo ng paulit-ulit, nagigising ang base niya. Ang iba nagsasabi, oo nga. Tingnan natin si Basti. Tahimik naman yan. Diba, mayor yan, maraming kinikilig dahil gwapo, pero yung marinig mo siya magsalita at marinig mo yung pananalita niya... Mila Pakulba, maraming salamat. Mila Pakulba, maraming salamat po sa iyong malupit, humahagupit na pakulay. Ibang-iba, makikita mo yung tapang. So, if he rise like a phoenix, mag-ingat kayo. Kasi kung titingnan nyo, di ba, ang sabi nga, tatlong senador na Duterte. Pag ito sinama, nandun si Tatay
Digong, nandun si Congressman Pulong, tapos si Mayor Baste. Sa tingin nyo, hindi uubra yan? So, yung aking sinabi, totoo ko namang sinabi yon, at pinaninindigan ko yon, kasi bihira ang isang bata, bago, ang pumukaw ng national sentiment ng taong bayan. At yan si Baste. Yun. Problema, baka hindi lang kasi yung national sentiment ang pinukaw ni Baste. Baka maraming mga babae. Baka maraming mga babae ang makipaghiwalay sa kanilang mga diyowa at mga asawa dahil kay Baste. Yun ang problema natin. Baka pag naging presidente to si Baste, maging maayos ang bayan natin, mawala ang korupsyon, mawala ang droga. Pero marami namang mga asawang mga lalaki ang magalit sa kanya. O dahil baka masyado kayong ma-inlove kay Baste, ang bata-bata pa naman yan, 35 pa lang yan. Sa 2028, 40 na yan. O sa 40 anyos na presidente, pucha yan, sigurado ako. Oo, may malalaglag na namang mga pante. Patulad ng sinasabi dito ni Malutikiya, ha, hindi niya rin maintindihan bakit panay ang batikos nyo kay Baste. Putsang ina, alam nyo naman for a fact na yung mga bara ninyo, hindi yan uubra sa mga Duterte. Hindi uubra yung mga bara ninyo sa mga Duterte, bulletproof ang mga yan sa pagdating sa mga chismis. Walang paki yung mga yan sa chismis. Oo, tas anong mga ibabato nyo sa kanila ng mga chismax? Ibabato nyo, kesyo babaero. Natural, putang ina, kung ganyang kapogi, tapos hindi babaero, kasalanan yun. Kasalanan yun. Kung ganyang kakagwapo, tapos matino ka sa babae, kasalanan yun. May mga pangit nga, mga babaero pa eh. Siya pa kaya, pugi-pugi. Tinan nyo, yung mga ex nyo. Yung mga ex nyo, di naman kapugian, niloko pa kayo. Diba? Sila nga pwede, ito pa. Pucha, yung lahi nito dapat kumalat talaga. Noong nagsabi yung Panginoon ng go forth and multiply, sinabi niya yun kay Baste. Hindi sa inyo. O kaya kailangan si Baste dumami. O. Kaya buksan ninyo ang inyong mga tahanan, papasukin nyo si Baste. O, at kailangan kumalat ng mga lahing Duterte sa Pilipinas. Tangin na, may mga gad sa akin ito. Tarantado ka talaga, Boss Dada. Pati si Baste ko. Dinamay mo pa sa kahayupan mo. Hindi, pero totoo yun. Ang dami dyan, ang papangit na, ang dami pang mga anak. O, dapat yung mga pangit, huwag na kayong masyadong mag-anak. Pag pangit, isa lang, pwede na. Oo, kailangan wag nyo nang paramihin niya. Pero pag mga ganitong lahi mga Duterte, paramihin nyo yan. Halimbawa, yung lahing Marcos, tama, itigil nyo na yan. Lahat ng mga babaeng mga Marcos, magpalaygate na dapat. Yung mga lalaki naman, magpakapon na. Para na hindi na dumaming mga lahi nyo. Pero itong mga lahing Duterte, pucha yan, kailangan paramihin natin yung lahi niya para yung mga susunod na henerasyon ng mga lider sa bayan. Eh, kumbaga, dare-derecho mga bossing, ang ginhawa ng buhay. Malay mo naman, mga limang Duterte, dare-derecho, kung siguro maging Macau tayo. Oh, tama yan, Anharot. Kung ikaw, alam mong pangit ka. Huwag mo nang hayaan na dumami pa lahi mo, iputok mo na yan sa kumot. Ah, ganun yan. Oh, may kumot naman, pwede na dyan. Oh, wag nyo nang bayaan mabuhay yan. Oh, ang dami na, pucha, pag nanood ka ng TikTok, isa, tangin na talagang TikTok na ito eh. Alam nyo ba yung TikTok dapat ginawa yan sa mga magagandang tao lang? Oo, pucha yan. Hayop na TikTok yan. Ang daming mga nagsasinayaw sa TikTok na wala namang mga karapatan. Isa na yan si Anharot. Oh, pag
Pag ito si Baste, sabi nga ni Simple Luis, kailangan hanggang huling patak. Huwag mong pakawalan. Oo, dahil dahil biyaya yan kapag nagkaroon ka ng lahing Duterte. Oh, sige, diretso natin. Boss Dada, may lulugtong ka po ba doon? Okay na, okay. Nako, nakakaya na kay Ma'am Malu. Talaga naman, maraming salamat. Nako, isang malaking karangalan talaga. Mabuti na lang talaga. Ang dahil mo sinasabi, Boss Dada? Dahil mo sinasabi? Di ka naman kasali? Oo, oo, basta yung mga lahi namin ni Basti, kailangan dumami. Oo, yung mga lahi nila, wag. Oo, ano Nanay Morning Dew? Mabuhay ka, Nanay Morning Dew. Good morning. May asawa na ba si Baste? Bakit? Eh, ano ngayon? Kung may asawa na si Baste, oh, bakit? Mamahalin nyo? Huwag nyo mahalin. Lahi lang. Ano ba kayo? Oy, J.R. Chad, iiyak ng dugo mga yan. Sa 2028, kapag Duterte ang tatumakbo, oo nga. Duterte, Duterte, ang ganda nun. Basti Duterte for President, Inday Sara for... Eh, mali. Pwede naman, Inday Sara for President, Basti Duterte for Vice President. Sarap! May nagtatanong dito, may asawa na ba si Basti? May asawa na ba si... Bakit mamahalin mo? Ha? Walang usapang pagmamahal. Paglahi, lahi lang. Pag pumikit ka, in love ka. Ha? Oh, ito naman si Ann, bida-bida din. Meron na asawa si Baste. Hoy, hindi pa kasal yan. Pwede pang agawin yan. Yung bansa nga, naaagawi. Yung pa kayang si Baste. Walang ganun. Lahi lang. Oo. Pag nag-lips to lips kayo at pumikit yan, putya yan, ibig sabihin, mahal ka na yan. Kailangan walang pikitan. Oo, wag mo masyadong namnamin. Oo, lahi lang. Usapan natin, lahi. Oo, bawal yun, bawal yun. Sabi ni EJ Warrior, bakit? Bakit? Kung kasal, di na pwede agawin? Hindi mo agawin? Ba't mo agawin? Para sa lahat yan si Basti, ikaw naman, masyado ka rin makasarili din. O sabi ni Anharot, lalawayan daw niya si Basti, hoy! Anharot, siguro din mo nag-toothbrush ka. Baka mamaya yung laway mo, ma-turn off pa si Basti dyan, baka amoy ano yan ah. Amoy unan yan ah. Ay, ana tayo eh. Sabi ni Liza P, may naghahalikan ba na hindi pumipikit? Oo naman. Pag hindi mo mahal, huwag kang pumikit. Pag pumikit kang ganun, mahal mo pag ganun. Wow, mayroon dyan makikipaghalikan. Hindi, ganito, kayong mga babae dyan. Okay mo, di ba may mga asawa kayo, no? Di ba may mga asawa kayo? Gusto nyong itest kung mahal kayo ng asawa nyo. Makipaghalikan kayo sa asawa nyo ngayon. Tapos huwag kang pumikit, ha? Pagka idilat mo lang yung mata mo, pag-kiss ng asawa mo, tapos nakatingin din siya sa mata mo, putay na. Nabudol ka, ikaw lang ang pumipikit, siya hindi. Oo, tama yun. Dilat lang dapat. Pag-kiss, ganyan lang. Ganon, dilat. Ibig sabihin, walang emosyon yung pag gumano ka, pumikit ka. Wala na yung in love ka na nun. Oh, mamaya makipag-kiss kayo sa mga juwa nyo, ha? Tapos hulihin nyo sila sa akto kung pipikit sila o hindi. Pagka hindi sila pumikit, sigurado hindi kayo mahal. Pero kapag ka nakadilat kang ganyan tapos kinikiss ka, nakapikit siya, puta pilapil niya. Oo, it's either mahal ka talaga niyan o ini-imagine niya yung kapitbahay nyo. O, ganun yun, ha? Oo, bukas gawin ko sa asawa. Oo, dilat. Pagka dilat siya, sundutin mo yung mata. Ano, lusip-lilis. Halika nga, mag-lips to lips nga tayo. Pag-kiss nyo ganun, dilat mo na yung mata.
Putang ina, ba't hindi ka nakapikit? Ha? Hindi mo ako mahal? Tusukin mo. Oh, ganun gawin nyo, ha? Si Nanay Morning Dew, wag nyo nang pasubukin kay Nanay Morning Dew yan. Oo, kasi si Nanay Morning Dew, hindi na bagets yan. Oh, ganun yun, ha? Mamaya, oh, sige nga, subukan nyo mamaya. Tapos bukas, okay, mamayang gabi, i-report nyo sa akin. Pustada, nag-lip-strips kami yung kasawa ko. Nag-lip-strips kami, iba yung pikit niya. Di ba may pikit na yung, ano lang, yung mababaw na pikit? Yung kanya, andiin nung pikit niya. Parang pinipilit niya. Hello, Fanny Putnam. Mabuhay ka. Oh, mabuhay ka, Fanny Putnam. Maraming salamat sa inyong pakulay. Oo, oh, oy, nakaka-relate daw si Chori Chorley, oh. Pucha, hindi. O, oh, kita nyo, nagkaroon kay Eddie. O nga, pag naghahalikan kaya kami ng asawa ko, puta, nakapikit ako, ah. Hindi ko nakikita kung nakapikit siya o hindi, ah. O, oh, kaya mamaya, yun ang gawin nyo. May paghalikan kayo, tapos tingnan nyo kung nakapikit mga mister nyo. Pag nakapikit, mahal kayo. Pag nakadilat, puta, ina, maghanap na kayo. Ay, Ma'am Kish! Ikaw ba, Ma'am Kish? Ma'am Kish, Ma'am Sheila Q, pag ikaw ba, nag-kiss kayo ni Boss Noy, nakapikit ka ba? Dapat nakapikit ka, ha? Oh. Ano, oh, di ba, tontuwa kayo? Ikaw na nagdesisyon kay Baste. Oo, ganun talaga. Kailangan nga nating kumalat ang lahi ni Baste. Magdidesisyon na tayo para sa kanya. Yan yung mga bagay na dapat tayo na nagdidesisyon kung ayaw nila. O, di ba? Hindi naman normal yung dila tapos lips to lips. Ay, wasali, tingnan mo. Pustahan tayo pag ikaw pumipikit ka. Tanong dyan, kung yung asawa mo, pumipikit pa ba? Baka naman tulog na lang ang nakakapagpapikit sa kanya. Oh, si Rolin, itatry daw niya memya. Oh, si si Ma'am Kish. Ewan ko sa'yo, busdada. Sorry na, sorry na. Oh, sige na, ibalita natin ito. Mag meron pa akong makialam alas 3. Walang hiya kayo, puro kayo kalokong. Wala na tayo na-discuss na naman.